Hello mga partners, magandang araw. Welcome ulit sa ating channel, sa ating Asahan Mo Pa Partners Home Appliances Repair About Repair. So, this time mga partners, meron tayo yung sirang aircon. Ito po yung Kundura aircon. So, ito mga partners, unit ho ito sa ating soke na tayo yung tagaayos ng kanyang mga home appliances din kapag may sira, no? So, ito kung about sa dun sa kanyang compressor o yung sa rack na trabaho, hindi natin alam kasi electronic lang ho tayo, technician. So, ito, dinset po ito. So, walang display. So, sinasabi ng ating customer na dinset po yung power supply ho nito. So, alam natin na kaya natin yung sa electronic. So, this time ka partners, gagawin natin yung sira dito sa power supply niya. Ito po, sinabi ng ating ka partners na customer natin. Ito po yung unang problema ho nito. Kasi yung unang-unang ginawa ho natin, dinadala ho niya itong remote. Kasi hindi gumagana yung remote. So, ginawa ho natin yung remote, gumana na ho ito. Ito yung remote ho niya. Kasi digital ho ito, remote control. So, okay na to. So, ang problema niya, pangalawang problema, lumabas daw yung display FL. So, yung FL. So, lumabas yung FL, tapos ginagamit pa rin nila. Mina na yung motor, yung fan, at saka yung compressor, hindi na siya lumalabas ng malamig, no? Hindi siya lumalamig yung compressor. Hanggang nag-deadset siya, no? Na-power na yung dito yung power supply, wala na siya yung display. So, susubukan ho natin, ipakita ho natin sa inyo. At mga ka-partners, bago din tayo magpatuloy sa video ito, sa repair na ho ito. So, pakipindot na ho, pakipindot ng notification bell dyan sa baba, yung sa subscribe mo para maging updated ho kayo sa about repair natin. So, dyan sa baba mga ka-partners, pindutin nyo yung subscribe button para every time meron po tayong video na may upload o meron tayong gagawin ng mga repair about home appliances, so makikita ko nyo dyan para updated ko kayo, pakiclick ng subscribe button. So mga partners, sa ating pagpapatuloy sa ating pag check nito, so sana tapos na tayo sa pag click na dyan sa baba yung sa subscribe button para magiging updated tayo every time sa meron tayong bagong video. So huwag kalimutan i-click yung notification bell dyan sa baba, yung subscribe button yung pula, so pakipula lang dyan. So ito dahil dinset ho ito, so susubukan natin para makita natin kung wala ba talaga siya yung display. Meron tayong outlet. Switch mo natin to. Tapos, power on. So, wala talaga siya. Ito sa remote. Wala pa rin. So, wala talaga. So, ito po itanggalin muna natin itong power supply ho niya. Kasi, dito po yung problema nito kasi wala siyang power. So either yung primary, doon tayo mag-troubleshoot. So unplug muna natin, tapos tanggalin ko muna yung screw. Hindi kasi ako kabisado sa mga ano nito, yung sa ground. Kasi electronic ko ako, first time ko itong mag-trouble ng aircon. Ito po ay first time kong mag-trouble ng aircon. Pero susubukan ko. Ito yung wire sa likod, bandang likod. Sa wire, yung bandang likod, ito po ay sa compressor. Ito yung isa para sa fan motor. So compressor po ito, tapos ito yung fan.
partners sa ating pagpatuloy. Sana po na tapos na tayo sa pag-click ng subscribe button dun sa baba. Para ma-notify ho kayo every may video ho tayo. So, partners, ito na yung power supply ho niya. Kasi ito yung may problema. So ito. Touch muna natin para mas maluwag tayong gagalaw sa mga parts nito. Ano yung parts niya? Alam nyo ka partners, ito po yung first time ko po mag troubleshoot ng aircon. So hindi ko kabisado yung mga function ng aircon kasi electronic lang ho tayo. So gagamit muna tayo ng multi-tester. Ngayon gagamit muna tayo ng multi-tester mga kapartners. Ito yung multi-tester natin. I-click natin dito sa times 1 sa continuity. So dito na, troubleshoot natin yung power supply nya. Sa primary ho na muna tayo. Unahin natin dito sa IC cord yung plug. Yung linya niya sa line 1 dito. Okay. Sa kabila. Yung black. Okay. Wala naman problema. So okay tong IC cord. Dito tayo sa primary supply. So ang gagawin muna natin dito mga kapartners, ito yung unahin natin yung relief at saka yung sa transformer regulator. Ito yung primary line. So ito yung relay niya. Ito yung sa input niya. Yung sa chopper niya, transformer. Meron naman yung siya reading. Ito kasi input ito, medyo maliit lang yung tick. Medyo mas mataas to. Okay. Meron sa output niya, output. Yung capacitor, hindi ito babaliktad.
times 1 natin. Okay. Walang baliktad. Okay. Yung regulator. Times 1 natin. So okay itong regulator, walang problema, wala naman siyang mga reverse, yung reading niya good naman. Siguraduhin natin, so wala siyang reverse. So ito yung regulator, baraktor. So wala siya. Okay, so reheat muna tayo kasi wala naman siyang problema. Kasi minsan po yung terminal ho ng kanyang mga pin yung crowded o nahang ng sa tinagal-tagal. So unahin natin dito. Okay naman. Kasi minsan po ito pala yung linya niya. Itong linya. Meron palang linya dito na tanggal yung ano. So so walang problema yung ano, yung mga pisaw niya walang problema. So baka ito lang. Times 1. Okay, ito na. So may naputo na linya dito. Ito sa line 1 ng ano? Dito sa connection sa kanya relay. So reheat na lang natin to lahat. Ito pala yung problema niya. Ito. So lahat na lang i-reheat natin to. Kasi baka yun lang yung problema. Kasi wala namang problema yung regulator at saka yung transformer at chopper niya. Kasi minsan pag walang problema yung mga pisaw nito, minsan yung mga pin, yung mga paa ng mga pisa ay distorted or crowded o hindi na nawawala. Kasi sa tagal ng gamit medyo hindi na gumagana yung connection ng sold ng mga sinoldahan, no? So yun lang, lalo na itong mga relay niya. Itong baraktor. Diodes, yung mga diode, no? Double check ko rin itong mga diode.
kapasitor. So, seperti yung diodes din. Pero ito yung makita kong problema dito. Yung linya na to. Naputol yung copper clutch nya. So, sa balik ng relay, no? So, hindi makapitik yung relay. So, diodes. Baliktad. Okay, walang baliktad. Okay. Okay. Walang reverse. Okay, itong diode. So, ulalo tayo. So, ito lang yung problema niya. Yung linya nito. Kanina, walang linya ho ito. So, yun lang po yung problema. So, ito. Focus mo. Pado lang. Ito lang yung problema niya. Sa papuntang relay. So, ito lang pala yung problema dito lang pala mga kapartners, na wala yung linya niya dito. So, kaya ayusin lang natin ng maayos. Linya, lagyan natin ng linya. Kapala natin yung linya. Yun lang nakita kong problema kasi dito natanggal yung copper clutch nya, putol. So, connected dito sa line 1 sa live. No, partners, ito lang yung nakikita natin problema. So, yung linya dito sa relay. So, meron na reading yung tester. Kanina wala ito. So, tiningnan ko kanina yung dito. Tsaka dito, meron naman. Yung relay, okay naman yung relay. Tsaka itong regulator. Ito yung regulator. So, okay yung regulator. So, yun lang po yung nakita natin problema. So, susubukan muna natin. Pero itong capacitor, test muna natin itong capacitor. Yung para sa
starting capacitor. Ito malaking capacitor. Test natin to. Gamit natin, ilik natin yung tester natin sa times 1K. Tanggalin ko muna itong mga pins nito. Tanggalin ko muna. Ito yung tester natin. Ilik natin dito sa times 1K. So, ito sa fan. Itong linyang ito sa herm dun sa compressor. Ito yung common. So, naka times 1K tayo. Ito yung common dito sa black. Problemado na pa din pala to. Wala. Supata ito. Wala. Wala. So hindi ko alam kung gagana ho ito, pero susubukan ho natin to. Sa tingin ko mayroon problema na itong capacitor nito. So attach ko rin, ibalik ko rin muna to. Kung gagana na itong power supply ho natin, test muna natin doon tap sa motor. So balik ko to. Yun lang pala yung problema. Yung linya lang pala. Yung sa clutch niya, yung copper clutch. Ito. Pali natin ang capacitor. Yung sa herm. Sa fan, siya sa common, ito lahat. Kulang ba sa isa? Common, fan, herm, okay. So, balik natin. Test muna natin bago natin i-close ho ito, kasi nakita na natin yung problema, yung nagputo lang yung linya. So ibalik na ho natin yung mga wire. So test muna natin. Ito yung display. Okay, nag-F siya. So, lumabas na yung display niya. So, okay. Bumipitik na yung relay niya. Okay. Yung remote. Okay.
partners, balik na ho natin to. Try natin yung outlet natin. Okay. So meron na siya kung ipitik na yung relay. Saka remote yung gagamitin natin. Okay. Uugong lang siya.